Praise the Lord! Isa pong mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. At muli ay narito tayo sa ating series study on the book of Ezekiel. Ngayon po ang huling episode or chapter ng book of Ezekiel na atin pong pag-aaralan. Bago po tayo dumako, tayo po'y manalangin at hingin natin ang mayamang presensya ng ating Panginoon. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sapagkat ito na po ang aming huling chapter sa Book of Ezekiel. Samahan mo po kami at patuloy na maunawaan po namin ang iyong salita. Ito ay patuloy na umukit sa aming mga puso at lalong magbigay ng aming paglago at challenge na kami ay magpatuloy at matagpuan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Salamat po at iniingi namin ang iyong mayamang presensya sa aming kalagitnaan at sa bawat tahanan ng mga nanonood po at nag-aaral ng aming ng Book of Ezekiel. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. Ngayon po ay Ezekiel 48 na po tayo. At ang title po natin is The Lord is There. Ang diyan po nakuha yung Jehovah Shammah na ang Diyos ay laging nandiyan lamang po. And He is always available for us sapagkat He is there. The Lord is there. Kaya umpisahan na po natin ang ating pag-aaral, Ezekiel 48. Ang sabi ho dyan, here is the list of the tribes of Israel and the territory each is to receive. The territory of Dan is in the extreme north. Its boundary line follows the Hitlon road to Lebo Hamath and then runs on the Hazar Enan on the border of Damascus. With Hamath to the north, Dan's territory extends all the way across the land of Israel from east to west. Kaya ibig po sabihin ay from east to west, ano po, una, sabi natin ay nagsimula doon sa north. Tatandaan po natin, pag tinignan natin ang map of Israel, ang north ay sa itaas ng mapa ng Israel at ang ibaba po nito ay ang south. At sa tagiliran, parehong gilid po ng Israel, ay andito po ang east at dito naman po ang west. Ang west po ay dyan sa Mediterranean Sea at ang east naman po ay medyo dito po sa tinatawag nating Dead Sea. Okay, tuloy po natin ang basa. Verse 2, Asher's territory lies south of Dan and also extends from east to west. Naphtali's land lies south of Asher. Asher's also extend from east to west. Then comes Manasseh, south of Naphtali, and its territory also extend from east to west. South of Manasseh is Ephraim, and then Reuben. Verse 7, and then Judah, all of whose boundaries extend from east to west. Ayan po. And verse 8, and sabi po dun, south of Judah is the land set aside for a special purpose. It will be 8.5 miles wide and will extend as far east and west as the tribal territories with the temple at the center. Ano po? Ngayon, balikan po muna natin. Sabi natin kanina, yung pong talatang hanggang 1 to 7 ay mula ho dyan yan sa tribe ni Dan. And then, pagkatapos po niyan ay yung kay Asher, Naphtali, makikita nyo sa screen, Naphtali, Manasseh, Ephraim, Reuben, and Judah. Kaya nagsimula ho sa north, pababa, patungong south. At makikita ho natin, hindi katulad ng mga nagdaan, ano po, ngayong present time natin, kung makikita ho natin, ito'y pinakita natin nung nakaraan. Tingnan ho ninyo sa screen. Yung division dati na the promised land allotted to the 12 tribes of Israel, yan po ay merong iba-ibang sabi nga po ay mga occupies nila, na-occupy nila, ano? Hindi ho katulad nitong lot allotted with boundaries in the millennium, eh pare-pareho na po sila, rectangular layers na po ang ginamit, ano ho? Kaya wala na silang pag-aawayan. Naalala niyo ho doon sa Joshua chapter 22, pagkatapos nilang i-conquer yung mga lupain, ano ho? Na-conquer nila yung labas, pero nung natapos,
matapos na at sila ay nagpuntahan na sa kanilang mga lupain na ipinigay at ipinagkaloob sa kanila, sila-sila naman po ang nag-aaway sapagkat may mga lupain na hindi nila nagustuhan dahil boundary, yun po ay puro labanan at gera. Kaya sila ay nagko-complain, ayaw nila doon sa lupain na allotted to them. Kaya ngayon po, dito sa land allotted to them in the millennial reign, in the millennium period, ay ngayon po ay naka-rectangular at layers na po sila. Kaya yan ay nagsimula kay Dan, kay Asher, Naphtali, Manasseh, Ephraim, Reuben, and Judah. Kung mapapansin po natin, si Manasseh at Ephraim, kaninong anak po iyan? Yan po ay anak ni Joseph. Ano? Kaya ang sinasabi dun sa kaninang binasa natin, dalawang bahagi ang ibibigay sa angkan ni Joseph, at yan po ay walang iba kundi si Manasseh at si Ephraim. Ano po? Kaya makikita natin. At pagkatapos niyan, sabi doon, ay wala na silang pag-aawayan sapagkat pare-pareho ang kanilang boundary. Mula po dito sa east at dito sa west, ano, makikita po natin, sapagkat layer po iyan, ano, hindi na magkakaroon ng problema. Kaya east to west, kung mababasa po natin doon po sa Ezekiel 48 mula sa talatang verses 1 hanggang doon sa verse 7. At ang lupain na sabi nga ay hinati na po ito. At kapansin-pansin, doon sa lupain, bandang silangan, yan po ay yung sa may east. Yung dati po na Transjordan tribes, dati po occupied yan ng Manasseh, Gad at Reuben. Ngayon po dito sa boundaries ng millennium, wala na pong nag-o-occupy doon sapagkat nagkaroon na po dito sa tinatawag nating west. Kaya yung dating kina Manasseh, wala na po sila dyan, doon na po sila sa bandang gilid na sinasabi natin ng Mediterranean Sea, pero meron silang kanya-kanya pa rin boundary. Ano? Kaya isa pang kapansin-pansin na makikita ho natin dito po sa verse 1, nakita ho natin si Dan. Ano po? Kung mapapansin po natin, sabi natin ay tingnan ho ninyo yung screen. Meron po ako dyan. Yung Ezekiel 48 at yung Revelation chapter 7. Gusto ko pong ibigay yung pagkakaiba po nito na gusto kong maging kapansin-pansin din po sa atin. Sa Ezekiel 48, pag sinabi natin 48, yan po ay yung millennium age. Ano po? Sa millennium age, muli po makikita natin si Dan, si Asher, Naphtali, Manasseh, Ephraim, Reuben, Judah, Benjamin, Simeon, Issachar, Zebulun, and Gad. Yan po ang inilagay doon sa Ezekiel 48 sa mga boundaries nila. Now, in the book of Revelation, naalala niyo ba yung 144,000 na chapter 7 na magpapahayag ng salita ng Diyos sa panahon ng 7 taong kapighatian? At nandiyan po, ano? Una ay si Judah, Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. Ano po ang pagkakaiba? Dito po, sa una, si Dan at si Ephraim ay nasa Ezekiel 48. Na ibig sabihin, sila po ay binigyan na rin ng bahagi o portion para po na yung kanilang lupain na para sa kanila. Pero pagdating dun sa Revelation 7, hindi po nabanggit si Dan at si Ephraim. Bakit po kaya? Sapagkat sinasabi nila na, sabi po ng maraming Bible scholars, sapagkat si Dan ang unang, sabi nga po, ay nag-embrace sa isang doon sa 12 tribe, ang tribe po ni Dan ang unang nag-embrace ng idolatry. At pagkatapos po ay sumunod si Ephraim. Kaya marahil, ano ho, doon po sa Revelation chapter 7 ay wala po sila doon. Pero pagdating ng Ezekiel 48, dito muli ipinakita ng Diyos ang kanyang kahabagan, kabutihan, katapatan sa mga angkan ni Jacob. At hindi niya nakalimutan si Dan na binigyan pa rin po ng bahagi. Naalala niyo ho doon sa Ezekiel, meron pong chapter na sinabi natin na marahil ay ang Antichrist ay magmumula dito sa, hindi Antichrist kung hindi yung
tinatawag sapagkat sila ho yung nagsimula ng sabi nga po ay nag-embrace ng idolatry eh. Kaya yan po, si Ephraim at si Dan. Kaya nawala po sila doon sa 12 tribes of Israel. Subalit, nakita ho natin, ang Diyos, kapag ka po hindi yung kasalanan, kapag ka po nag-repent, kapag nagbalik loob, ano ho, ang Diyos ay laging andang magpatawad. Laging ang Diyos ay mabuti at mahabagin. Doon naman po sa chapter 7, si Levi at si Joseph ay nandoon. Ano po, kung mapapansin po natin, ano ang meron doon sa Revelation chapter 7? Ito ho yung original na anak ni Jacob. Samantalang doon sa Ezekiel 48, idinagdago si Manasseh at si Ephraim, wala naman doon ang angkan ni Levites. Sapagkat ang mga Levites ay inilagay po talaga iyan para, sabi nga po, maglingkod sa sanktuaryo ng atin pong Panginoon. Now, isa pang kapansin-pansin, mula po doon kay Judah, pagkatapos po niyan ay yung Holy District, and then pagkatapos ay si Benjamin. Ano ho, kung tatanungin natin bakit ganon? Sapagkat nakikita natin ang huling tribe na kung saan ay dinisiplina ng Panginoon ay ang tribe ng Judah. Tama po ba? Yung dalawang tribe na yon na sila po ay naging matapat sa ating Panginoon. Isang application na kailanman ang ating katapatang ibinibigay sa Diyos, hindi ho makakalimutan ng atin pong Panginoon. Kaya hindi ho dapat tayo manghinawa sa atin pong paglilingkod sa ating Panginoon sapagkat ang mga matatapat will be highly rewarded ng atin pong Panginoon. Now, basahin po natin. Sabi natin doon sa verse 8, di ho ba? Sabi natin, south of Judah is the land set aside for a special purpose. Kaya ibig kong sabihin ay after nung kay Judah, yan po ay yung tinatawag nating Holy District na kung saan yan po ay yung nandoon yung templo at yung sanktuaryo ng atin pong Panginoon na kung saan yan po ay tinatawag na the Ezekiel's Temple. At yan po ay pinag-aralan natin mula chapter 40 hanggang 48. Napakaganda po yung mga sukat nito, yung mga detalye nito. Minsan nakala natin ay kailangan ba, importante pa yan? Sa harapan po ng Panginoon, importante ang bawat detalye, ang bawat sukat ito na nagsasabing God is a perfect God. Ang Diyos natin ay perfectong Panginoon. Kaya ang sabi ng verse 8, south of Judah is the land set aside for a special purpose. Ano po? Anong special purpose na yun? Sapagkat muli, ando doon po ang pinaka-center. Sabi natin, Jerusalem is the center, ano po, nation of the world. Kaya sa millennium, ano po, yun po ang sentro ng pagsamba sa ating Diyos na buhay. At muli, yan po ay ibabalik. Bagamat sabi natin, yung mga sacrificial offerings, yung mga burnt offerings, ano po, yan po ay gagawin just for a memorial. Ano po, sapagkat tapos na po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya it will be 8 1/3 miles wide and will extend as far east and west as the tribal territories with the temple at the center. Kaya po, yung 7 mula kay Dan hanggang kay Judah, ang pagkatapos po nun, yung pong sacred city. Yung pong sabi natin ay holy district na kung saan doon nakatayo ang templo ng atin pong Panginoon. Kaya yun po, at the center, ano po, ng lupain ng mga Hudyo. Verse 9, the area set aside for the Lord's temple will be 8 1/3 miles long and 6 2/3 miles wide. For the priests, there will be a strip of land measuring 8 1/3 miles long by 3 1/3 miles wide with the Lord's temple at the center. Kaya po, sabi natin, sa tribes ng Israel, sa gitna noon ay naroon yung templo ng ating Panginoon. Verse 11, this area is set aside for the ordained priests, the descendants of Zadok, who served me faithfully, tingnan niyo po, who served me faithfully and did not astray with the people of Israel and the rest of the Levites. 12, it will be
their special portion when the land is distributed, the most sacred land of all. Next to the priest's territory will lie the land where the other Levites will live. Tingnan niyo po yung atin pong screen, makikita natin. Sabi ho diyan, ang katabi ho ng santuario ay wala pong iba kundi yung Sadducites at sa kabila naman ay yung priests. At doon po sa itaas naman nito ay naroon po ang mga Levites. Ang mga Levites ngayon ay hindi na maglilingkod na malapit sa santuario sapagkat iyan ay ibinigay na sa mga Sadducites at yung iba pa pong priests. At yung nasa iba sa kabila, kasi hati po yan into one-third. Diba sinabi, one-third. Yung unang one-third, sabi natin ay sa itaas ay andyan dyan ang mga Levites. Sa gitna, andun ang sanctuary. At pa sa east, andyan dyan po ang mga Sadducites. Sa west, andyan po yung priests. And then sabi natin, doon po sa another one-third, sa gitna po niyan, yung city of Jerusalem. And then sa dalawang side naman po niyan, makikita niyo po sa stream, sa dalawang side naman po niyan, ayan po yung imbakan ng mga pagkain. Upang sabi nga po ay diyan ho, yung pagkain ng mga naglilingkod diyan sa sanctuaryong iyan. Verse 13, the land allotted to the Levites will be the same size, shape as the belonging to the priests, 8 1/3 miles long and 3 1/3 miles wide. Together, these portions of land will measure 8 1/3 miles long by 6 2/3 miles wide. Kaya sabi natin ay, kung makikita nyo, hinati ho sa tatlo yun, tatlo. No? And then, ang makikita natin, yung one-third sa Levites, another one-third, ando doon po nakalagay yung templo, yung sanctuaryo. And then, another one-third, ando doon sa gitna nun ang city of Jerusalem, and both sides, yun po yung imbakan ng kainan. And sabi ng verse 14, none of this special land may ever be sold or traded or used by others, for it belongs to the Lord. It is set apart as holy. Hindi ito pwedeng ibenta, ipagbili, sapagkat ito ay sagrado. It belongs to God. Ito ay inihiwalay bilang isang banal na lugar. Kaya po, ang mga maglilingkod po dyan ay pili. Kaya sabi natin yung Sadducites. Bakit Sadducites? Sapagkat sila ay nanungkulan ng may katapatan. And even in eternity, they will be remembered because of their faithfulness in serving the Lord. Kaya po, makikita natin, sabi ng Hebrews, God is not unjust to forget your labors. Hindi po malilimutan ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa sa gawain at ubasan ng ating Panginoon. The more we invest to God, the more God will reward us sa atin pong mga katapatang ginawa sa ating Panginoon. Kaya makikita natin, sabi nga, ito ay pag-aari ng Diyos. Sumunod po, verse 15, an additional strip of land, 8 1/3 miles long by 1 2/3 miles wide, south of the sacred temple area, sa ibaba po, will be allotted for public use. Yun po yung sinasabi ko na another one-third. Yan po ay, ang gagamit po niyan ay public use. Homes for pastures lands and common lands with a city at the center. The center is Jerusalem. And both sides, sabi doon, it will be allotted for public use, home pastures land and common lands. Yun daw po, yun yung sinasabi ko kaninang another one-third. Verse 16, the city will measure 1 1/2 miles on each side. Ano yung each side na yun? North and south, east and west. Open lands will surround the city for 150 yards in every direction. Kaya ibig kong sabihin ay yung natitirang 2.5 kilometers na luwang and then another 12.5 na kilometrong haba, yun daw po ay gagamitin ng kahit sino man, doon po sa gitna ng lungsod na iyon, sa yung lungsod na iyon ay gagamitin para sa lahat. Kaya yan po ay common land, na kung saan lahat ay pwedeng gumamit nito. Kaya yung sinasabi na yung pong
yung merong bahagi ng east, yung bahagi ng west, at may bahagi dito na, kumbaga po ay may bahagi doon, yun ay pwedeng pagtaniman upang ito po ay magamit nila bilang, sabi nga po ay, homes, pastoral lands, and common lands. Yun po ang sinasabi. Ang tawag ho dyan, verse 17, sabi ho dyan, open lands will surround the city for 150 yards in every direction. Kaya meron dito, meron dito, meron dito, meron doon, at use for, sabi nga po ay, pastoral lands. Pwede silang magtanim dyan o maglagay ng tahanan sa mga para doon sa mga tao na nangangalaga doon sa sanktuaryo ng ating Panginoon. Now, verse 18, outside the city, there will be a farming area. O, yun po yung sinasabi natin. That stretches 3 1/3 miles to the east and 3 1/3 miles to the west. Along the border of the sacred area, that this farming land will produce food for the people working in the city. O, yun po yung sinasabi ko kanina. Na merong 3 1/3 miles to the east and 3 1/3 miles to the west. At yun po ay gagamitin farming upang mag-produce ng pagkain sa mga gumagawa doon sa city na yun, the city of Jerusalem. Verse 19, those who come from the various tribes to work in the city may farm it. Wow, tingnan natin. God is really a great provider. Talagang may inilalaan ang Diyos para sa mga tao. Sa ibig sabihin dito, sa panahong ito, wala hong wala. Lahat meron. Kahit yun po yung panahon, yung tribe ni Dan, na hindi naging, sabi nga po, ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Yet, because of His grace, because of His mercy, hindi nakalimutan ng Diyos ang tribe ni Dan at yung tribe ni Ephraim. Mananatili, sapagkat ang Diyos ay tapat na nangako kay Abraham. Verse 20, this entire area, including the sacred lands and the city, is a square that measures 8 1/3 miles on each side. Sa bawat side daw, ano, ang sukat nito ay 8 1/3 miles. Ano, kaya ito ay ibinukod ng ating Panginoon para sa kanya. Now, tingnan ho natin. Kaya sabi natin ay, humigit kumulang po na sabi nga ito ay 1,000,000 at kalahating parisukat. Ano? Yun o ang sabi doon sa verse 16. At ito'y gagamitin bilang pagtatanim, ano, upang mag-produce ng pagkain sa mga manggagawa. Verse 21. The areas that remain to the east and to the west of the sacred lands and the city will belong to the prince. Ayan po. Kaya, sabi, may binigay na ba dito sa east, dito sa west, sa north, at dito sa south. Yung natitira naman, ano, nasa gitna ang sanktuaryo, ano, yung natitira sa both sides na ito, ito naman po ay para sa prince. At sabi natin, ang prince, ito'y maaring si David, o maaring, hindi naman naman natin pwede sabing tribe o angkan, sapagkat lahat po ay binigyan na ng mga allotted. Pero ang sabi, ayan ay para sa prince. Okay po, sabi natin. And then, verse 22. So the prince land will include everything between the territories allotted to Judah and Benjamin, except for the area set aside for the sacred lands and the city. Kaya, ibig po sabihin, yung prince land ay kasama doon sa teritoryo na ibinigay kay Judah at kay Benjamin. Di ba sabi natin, ang sanktuaryo ay napapagitnaan ng Judah, ano po, at ng, ano po, ng teritoryo ni Benjamin. Now, another po. These are the territories allotted to the rest of the tribes. Kasi kulang pa po, pito pa lang po yung nando doon. Dan to Judah. Now, these are the territories allotted to the rest of the tribes. Benjamin's territory lies just south of the prince lands, no? And it extends across the entire land of Israel from east to west. South of Benjamin's territory lies that of Simeon from east to west. Then next is the territory of Issachar with the same eastern and western
boundaries. Kaya mapapansin po natin, sabi natin, ay umapagitna ang sanctuaryo between Judah and Benjamin. Bakit? Sapagkat sila po ay naging matapat sa Lord. Verse 26, then comes the territory of Zebulun, which also extends across the land from east to west. The territory of Gad is just south of Zebulun with the same borders to the east and west. The southern border of Gad runs from Tamar to the waters of Meribah at Kadesh and then follows the brook of Egypt to the Mediterranean Sea. These are the allotments that will be set aside for each tribe, exclusive possession. I, the sovereign Lord, have spoken. Ayun po. Kaya pagkatapos po, sabi natin, yung kay Benjamin, pagkatapos po ni Benjamin, si Issachar, and then yung pong sa, si Simeon, Issachar, si Bolon, Gad, at pagkatapos po niyan, eh yung tribe naman po ni ano ho, ni God, ano ho, yung po yung natitirang lima, no? Kung titingnan po natin, sabi natin, seven kay Dan to Judah. Pero pagdating po dun sa sacred, bali, yun na rin po yung tribe ng Levites. Hindi rin ho nawalan at nakalimutan ang Levites. Kaya walang lipi, ano po, ni Jacob, na po, ng bayang bansang Israel, ang hindi nabigyan ng lupain. Even po ang mga Levites ay nagkaroon na at doon sila mismo sa bahagi ng sanktuaryong iyon, binigyan na rin po sila ng lupain. Kaya ang ibig sabihin, dito po sa mga hatian pong ito ng lupain, ito pong sinasabi natin ay mga Jewish nation lang po sa bayang Israel. Outside po niyan, eh tayo po sabi natin ay Gentiles. Iba naman po iyon. Ano? Pag nag-uusapan natin, ito po ay yung allotment para sa mga Hudyo. Amen po. Now, verse 29. These are the allotments that will be set aside for each tribe. Ibig sabihin po ay diniklara na, minarkahan na ng Panginoon na ito ay para sa bansang Israel. Sila ang magmamay-ari nito, sila kanilang possession ito, at hindi ito pwedeng ipagbili. Napakaganda. Sabi ng Lord, I, the sovereign Lord, have spoken. Meaning to say, nilagdaan na ng Diyos, sinabi na ng Diyos, ang lupaing ito ay wala nang pwedeng umagaw nito sapagkat that land belongs to Israel. Amen po ba? Kaya sabi ng Lord, napaka-strong. I, the sovereign Lord, have spoken. This land belongs to my chosen people, Israel. Bakit pinili ang Israel? May nakita pang maganda ang Diyos sa kanila? Hindi po. Sila po ay pinili ng Panginoon upang ipakita sa lahat ng bansa kung sino ang ating Panginoon, kung ano ang ating Diyos. Kaya nga, they were chosen not because sila ay mabait, mabuti. Hindi po. Kung tutuusin, ang tawag nga sa kanila, nung inintroduce kay Ezekiel ang bansang Israel, sinabi ng Panginoon sa kanya, Ezekiel, alam ko kahit ikaw ay mangaral sa kanila, hindi sila makikinig sapagkat they are stiff-necked people, they are rebellious, they are idolatrous. Ano po? Yung pong description ng ating Panginoon. Pero sabi ko doon, they were chosen because God wants to show His love, His mercy, and grace sa lahat ng tao that God is real, God is good. Amen po ba? Na sila po ay pinili para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Now, 30 to 34, ito naman po, sabi natin, this will be the exits to the city. On the north wall, which is 1.5 miles long, there will be 3 gates, each one named after a tribe of Israel. The first will be named for Reuben, the second for Judah, and the third for Levi. On the east wall also, 1.5 miles long, the gates will be named for Joseph, Benjamin, and Dan. The south wall also, 1.5 miles long, will have gates named for Simeon, Issachar, and Zebulun. Verse 34, and on the west wall, also 1.5 miles long, the gates will be named for Gad
Asher and Naphtali. Tingnan ho natin. Sabi doon ay meron daw po na doon sa sapagkat ang templong iyon, ang sanctuary iyon ay square. At doon sa square na iyon, sa bawat sides ay meron tatlong gates, tatlong pintuan. At sa tatlong pintuan iyon, ang nakalagay pong pangalan doon ay yung tribes of Israel. Three tribes at each side. Ano ho? Kaya sa bawat gate, yan po ay tribe of Israel. At sa bawat side ay merong tatlong ano ho? Tribe. Ano ho? Tingnan natin. Sa gate, sa north, ito ang north, itaas. Ang gate ho dyan ay si Reuben, Judah, and Levi. Tatlong gate sa bawat side. And then pagdating ng east, ano ho? Joseph, Benjamin, and Dan. And then pagdating ng south, sa baba, Simeon, Issachar, Zebulun. On the west side, west gate, Gad, Asher, and Naphtali. Kaya yan daw po yung gate nung sanctuaryong iyon na yan po ay square. Pero kapag yan po ay binigay, di ba sabi natin rectangular. Pero yung temple itself is a square. Ano po, kaya sabi natin ay yung templo, yung Levites, yung common land, at andito yung ano, andito po yung the prince, yung land ng prince, at sa bawat gilid naman yan, yan naman po yung common land na pwedeng pagtaniman ng mga nagtatrabaho dyan po sa sanctuaryo. Ulitin ko, sabi natin, square. Sa square na yon ay meron pong tatlong gates on every side. Sa north, sabi natin, Reuben, Judah, Levi. Sa east, Joseph, Benjamin, and Dan. Sa south, Simeon, Issachar, and Zebulun. Sa west, si Gad, Asher, and Naphtali. Ano ho? At sabi natin, yan po yung sanctuary. At sa taas niyan, dyan ho, nakatira ang Levites sa kanilang lupain yan. And then, dun sa ibaba, sabi natin, ay, ano yun eh, one-third. Ano ho? Andyan sa gitna noon, ay yung city of Jerusalem. And then, sa kabilaan nila, yan po yung tinatawag na pastoral land. At yung natira naman po ay para sa prince, at meron din pong tinatawag na sabi natin ay sa bawat side, north, east, south, west, ay para farmland, para pwedeng taniman. At pagkatapos niyan, ando dun po yung mga tribe naman, Benjamin, ano po, yung nakita nating mga layers na mga lupain para sa mga another na natitirang tribes ng bansang Israel. Okay, now verse 35. Sabi ho dyan, the distance around the entire city will be 6 miles. And from that day, the name of the city will be The Lord is There. Alam niyo ho, napakaganda ng pagwawakas ng Ezekiel, ng Book of Ezekiel. Sapagkat dun po, sa chapter 40 to 48, hindi ho nabanggit kung ano ang magiging pangalan ng city. Pero dito ho, sa huling talata, ang sabi na parang, the distance around the entire city will be 6 miles. And from that day, the name of the city will be The Lord is There. Doon po sa sanctuaryong iyon, at ang city na iyon, ang pangalan, ang Diyos ay naroroon. Na ang ibig sabihin, Jehovah Shammah. God is there. Ano ho? Napakaganda. Sapagkat, ibinigay tayo sa dulo ng pag-aaral na ito na nagsasabing ang Diyos ay laging naroroon. Gusto ko lang po kayong bigyan three ng summary. The three visions of Ezekiel about the glory of God. Number one, maalala niyo po sa Ezekiel chapter 1, nakita ni Ezekiel the glorious throne of God. Nakita niya ho, sabi niya, merong mga flying angels, meron sabi nga na mukhang tao, may mukhang ganito at mukhang ganito, at merong wheels na maraming mata na ibig sabihin ay nakatingin sa lahat. Ano? Glorious throne ang nakita ni Ezekiel. Ano po ang dahilan? Sapagkat, yun pong kasunod, doon sa chapter 10 and 11, kung mapapansin po natin doon sa chapter 8 ng Book of Ezekiel, si Ezekiel mula doon sa River of Kibar ay kinuha ng Panginoon in the Spirit at binigyan siya, tinrip po siya, no? Siya po ay nagkaroon ng, sabi nga ay doon sa templo. Inikot siya, ano, ng ating Panginoon doon sa templong iyon. At ipinakita ng ating Panginoon ni Yahweh
bakit ang Diyos ay nagagalit sa bansang Israel. Naalala niyo ba yung term na the hole in the wall? Di ba? Na nakita niya, may butas doon, nakita niya na mayroong mga pagsamba. Yung God ng mga Babylon ay sinasamba ng mga priest. At sa ibang talata din, sabi doon, yung mga priest na dapat sila ang nangunguna doon sa templo, nangangalaga ng mga dapat na gagawin, ibinigay nila sa mga foreigners. And then, alam niyo po, nung inikot siya doon sa templong iyon, nakita ho ni Ezekiel ang karumaldumal na ginagawa ng mga priest at ng mga leaders doon sa templong iyon. Kaya pagdating ng chapter 11, ano po ang sabi doon sa chapter 11? Ezekiel saw the glory of God departed in the temple. Siguro po, iyan na ho ang pinaka-worst scenario para po sa bansang Israel, sapagkat alam nila ang templo ay kailangan nila. Naalala niyo po yung panalangin ni Haring Solomon na, Panginoon, na kapag ang bansang Israel, ang iyong bayang tinawag, ay nanalangin sa templong ito, kapag sila ay humingi ng tawad, sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan, at kapag sila ay may umaapi sa kanila at umaagrabyado, Panginoon, ikaw ang Diyos na sasagot at tutugon. Yan po ay talagang ginawa ng Diyos. Subalit, ang bansang Israel ay hindi naging matapat sa ating Diyos na buhay. At ipinakita, iniikot, inilibot ng Diyos si Ezekiel kung ano ang mga karumaldumal na ginagawa ng mga leaders doon sa templo. Kaya, yun din po yung time na yon sa chapter 11, nakita. Sabi nga natin, ang tawag ko kasi sa bansang Israel, sila ho yung sa tinatawag na wipe ng God, the wipe of God. But this time, temporary, iniwan muna ng Diyos ang bansang Israel. Para, hindi po, sabi nga ay para turuan sila, idisiplina sila. Minsan gusto pa nating idisiplina tayo ng Lord in a hard way bago tayo matuto. At ngayon po, ang bansang Israel, sila po ay halos medyo natuto na po sila. Sila ay nagiging masunurin. Bagamat, hindi nila tinanggap nang dumating ang ating Panginoong Jesus nang siya ay pumunta rito sa lupa para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nakita natin chapter 11, Ezekiel saw the glory of God departed in the temple. At yun po ay nakita niya na umalis at lumisan ang kaluwalhatian ng Diyos sa templo. Now, in chapter 43, ano ang nangyari sa chapter 43? Ezekiel saw the return of the glory of God in the temple. Kaya ibig sabihin, ang Panginoon, ang kausap po ni Ezekiel dito ay yung mga tinatawag nating exile kasama niya sa River of Kibar. At sila po ay nakaramdam ng tuwa sapagkat muli ay i-restore ng Diyos ang templo, no? Ang templo ng ating pong Panginoon. Kaya sabi doon, saw the return of the glory of God in the temple. Yan po ay makikita natin doon sa Ezekiel 43 chapter 5. Pagkatapos ay nakita niya itong bumalik ngayon sa bagong pangalan ng lungsod na natanggap niya, at ang pangalang ito, God is there. Ang Diyos ay naroroon. Ano po ang pwede nating maging application nito sa buhay natin? Bakit sinabi natin God is there? Ibig mong sabihin, sa ating panahon, ang sabi natin, 1 Corinthians 6:19, know you not that your body is the temple of God? Atin pong panahon ngayon, tayo na po ang templo ng Diyos. Tayo na po dito na nananahan, naninirahan ang Diyos sa buhay natin. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang atin pong Panginoon ngayon ay sumasa atin na. He is living inside of us. Kaya ang sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you because I am in you, living inside of you because we are now the temple of God. No wonder, ang sabi po dun sa Revelation 21 verse 3, and I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men and He will dwell with them. And they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. Kaya ibig po sabihin, ang Diyos
ay nananahan na po sa atin. Kaya sabi nga doon sa Revelation 21 and 22, wala nang templo sa new heaven and new earth sapagkat ang templo ng Diyos ay nasa sa atin na po. God is living inside of us. Even today, sinasabi po ng ating Panginoon, ang Diyos ay nasa atin. Nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus as Lord and personal and Savior, believe, kasama mo lagi ang Diyos. At anumang problema, kabigatan, meron tayo ngayon. You can overcome them knowing God is in us, with us, and for us. Kasama po natin ang ating Panginoon. At yun po ang magandang balita na nagwakas at nagtapos ang Book of Ezekiel. Inintroduce sa atin, the Lord is there. Jehovah Shammah, anumang sitwasyon ninyo, God is there to comfort you, to, sabi doon ay, to answer all our prayers. Sa panahon na ikaw ay nangangailangan, God will always be there for us. Just call on me, and I will answer thee, and show thee great, mighty things which thou knowest not. Tayo po yung mukod pumikit, at tayo po yung manalangin. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa napakaraming kapahayagan na inaituro nyo sa amin mula po Ezekiel chapter 1 hanggang dito po sa chapter 48. Salamat po ng marami. Nawa, ang mga katuruang ito ay naiukit sa aming mga puso that you are God, holy God, at nais mo na kami lumakad ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong direksyon, ayon sa iyong plano at disenyo. Turuan mo kami, Panginoong, sumunod sa iyo. At lagi naming maiukit sa puso namin, you are here, Lord, sa aming puso, sa aming buhay. Ikaw ay laging mananatiling na sa amin at sasamahan mo kami at bibigyan mo kami ng tagumpay sa lahat ng bagay. If we will only believe, and embrace all the promises that you have for us. Salamat po ng marami, Panginoon, at dalangin po namin sa lahat po ng mga subscriber namin sa Project Parousia, mga nanonood, even sa Facebook Live, Panginoon namin, God, continue to bless them. And even we pray na magpakilala ka sa kanila, hindi maging huli ang lahat para sa kanila, at gumawa ka ng imala sa panahon na kailangan nila ang iyong presensya, higit nilang maranasan ang kalapitan mo. Pagpalain mo po kanilang buhay, kanilang pamilya, ang kanilang trabaho, ang kanilang pag-aaral, at lahat ng bagay sa kanilang buhay. At higit sa lahat, find us faithful hanggang sa iyong pangalawang pagbabalik. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Ngayon po ay natapos natin ang Book of Ezekiel. Kaya aanyayahan ko po kayo, pag-aaralan naman po natin yung mga post-exilic books. Ano ho? Pag sinabi pong post-exilic, ibig pong sabihin ay natapos na po yung 70 years of captivity. Ano ho? Kaya ang sino-sino ko yan, pag-aralan natin, yan po ay si Ezra, Nehemiah, at yan po ay si Esther. At kung titingnan po natin, ang Book of Nehemiah, yan po ay revival. No? Book of revival po yan. Kaya maganda po na kailangan natin. At ito po ay pwedeng application sa buhay natin. Ang nakaka-excite po, yan pong tatlong books na yan, the post-exilic book. Ano po? Ibig pong sabihin, yan po ay nagde-describe sa banal na Santong Espiritu na ngayon po ay kasama natin at nag-minister sa atin. Bibigyan ko lang po kayo ng konting tip. Ang Ezra po, ang ibig sabihin po ng name na Ezra ay helper. Ang pangalan, ang Nehemiah naman po, ang ibig sabihin niyan ay comforter. At ang Esther ay hidden. Ano ho? Anong ibig sabihin niyan? Tingnan niyo po. Ang pangalan po ng Holy Spirit is helper. Sabi ng Panginoon sa John 16, I will send a comforter, a helper na makakatulong ninyo. Kaya, ito po ay sumisimbolo ng banal na Santong Espiritu. Kahit po doon sa Book of Esther, hindi ho nabanggit ang God. Hidden, because the Holy Spirit is hidden. Yet, He can move in a mysterious way in our lives. Ano ang kinalaman nito? Si Ezra, alam niyo po, siya po ay, sabi natin, from Babylon, sapagkat nag-take over ho ang Persia, sa Babylon, ngayon po, through Cyrus, sila ho ay pinauwi na. After 70 years of captivity, 42,000 Jews,
Hebrews, mga Hudyo ay bumalik sa bayang sa Jerusalem. Sila po ay bumalik. At sabi natin si Rubabel and Ezra, sila ho ang nag-build ng second temple. After Solomon's temple is the si Rubabel or Ezra's temple. Kaya sabi doon si Ezra, he rebuilt the temple. And then Nehemiah, he rebuilt the walls of Jerusalem. Ano ibig sabihin niya? Si Nehemiah po ay naroon sa Persia. Diba? Serving the king. Ano ho? Kaya, ibig sabihin, si Nehemiah po ay isa sa mga nagpaiwan doon po sa Babylon. Sapagkat yung iba ho ay nagpaiwan sa Babylon, sa Persia. Nagpaiwan siya. Subalit, nung nabalitaan niya na ang bansang, ang Jerusalem is in ruins sapagkat walang gates. Bagamat may templo, pero ruins, siya po ay humingi ng authority. Ano? Nagsabi doon kay king, ano ho, na siya po ay pupunta ng Juda. He rebuilt the walls. And then si Esther, ang sabi natin, siya po ay the preservation of the people. Di ba? Gusto ni Haman i-annihilate ano, ang bansa, ang mga Hudyo. Kaya preservation. Anong ibig sabihin niya? Application niya. Si Ezra ay rebuilding the temple. Ibig pong sabihin ng rebuilding the temple, it's the Spirit of God. That is our regeneration. Ano? Galing sila sa captivity, galing sila sa exile, parang tayo din, no? Galing tayo sa kadiliman, galing tayo sa tanikala ng kaaway. But when we got born again, the Spirit of God regenerate us. Na born again tayo. At hindi ho dun huminto. Nehemiah, the comforter. Na ibig pong sabihin, ano ko? Pag sinabi nating walls of Jerusalem, it speaks about the ano po, yung wall. Minsan, no, born again na tayo, pero may mga walls sa buhay natin. And the Holy Spirit will comfort us, will help us to overcome those kinds of walls na iyon. Ano ko? Yun po yung, sapagkat sinabi natin yung wall, ano ko? That is the foundation. Yan po ay yung sinasabing soul. Ano? Yung soul. Kasi spirit, soul, yung soul pong iyon, sinasabi po natin ay mind, emotion, and will. Ano ho? Kailangan i-overcome natin yan, i-control natin yan upang tayo po ay magtagumpay. At yan naman po, ang Nehemiah, yan naman po ay preservation. Ibig po sabihin, yung glorious body natin ito. The time will come, this will be a glorious body. Pagka tayo po yung rapture na, ano ho? Eternity, makakasama natin. Ang katawang ito ay babaguhin, applicable for eternity. Yan po yung tinatawag nating three books na makakatulong sa atin upang igit na maunawaan natin ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Yan po ang tatlong aklat na it can bring revival in our spiritual journey. Abangan po natin iyan. Salamat po ng marami. To God be all the glory. Keep safe, protected, and covered by the blood of Jesus.